Magandang magandang gabi mga kakampi. Ito na naman po tayo sa ating Miyerkules ng gabi ng Directors Cut! Ito na naman pong update, Miyerkules, Cinema Updates and Talks. Ayan po, mga pag-uusap. Magandang gabi po sa inyo. At ito naman po ang inyong lingkod, Direct Dave Cecilio, para sa ating Channel 31 Beam TV Directors Cut. Miyerkules naman gabi. Kumusta ang Miyerkules mo, Janice? Ay, masaya. Maganda. Nanonood ang loves ko. Ayan naman masaya doon, di ba? Okay. Ang mga ka-TikTok ko, nanonood sila. Lagi naman yan eh, di ba? Importante, isang portal o isang application ba na tinatawag na masaya ka lang, maganda diba? Maganda ang Miyerkules ko kasi may maganda kang binalita at saka si Miko, may binalitang maganda sa akin. Yun niya maganda kasi bakit? Mm-hmm. Mga kakampi, mamaya, mananawagan po kami sa inyo, siyempre kakampi naman namin kayo, di ba? Mm-hmm. So kung kakampi, eh, magpapatulong lang tayo sa ating mga kakampi. Sapagkat ang isa nating kakampi, si Ms. Janice Sorado, ay lumapit sa mga, you know, kinaukulan sapagkat kailangan natin pong humingi ng tulong. Pero pwede bang humingi ng tulong na hindi laging malungkot? Di ba pwedeng masaya naman pero humingi ng tulong, di ba? Correct. So, marami po tayong pag-uusapan sa gabing ito sa ating Director Scott. In fact, mula sa pelikula hanggang sa mga kasama sa industriya sa paggawa ng pelikula. Binitin mo naman sila. Anong klaseng tulong? Binitin mo sila. Gusto na ba nating sabihin na ngayon para maaga-aga pa? Okay, sige, paliwanag mo. Mag-undergo po ako ng operation tungkol po doon sa aking ribs. Kasi po, masyado pong nakaangat ang ribs ko. Hindi daw po maganda, delikado daw po yun. Kaya si Dr. Luwat po yung doctor ko, meron po siyang gagawing operation para po matulungan ako. Ayan, so mabuti na po yung nagsasabi ng tapat, di ba? Mabuti na yung nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Kasi, so ang aking pong katulad, co-host dito... Yes, katulad po ngayon, wala po kaming trabaho, wala po talagang pinagkakakitaan, napakahirap po magpa-opera, diba? Mahirap talaga, kailangan talaga pag-iisipang mabuti yan, disidido ka ba, diba? Gaayos pa ng production design, no? Ano siya na-operahan ng ilang beses kaysa ma-COVID ng isang beses? Yun na nga, mabuti na yung gano'n. Diba? Kasi actually yung pagpapa-opera man ay para tanggalin lang o di ka i-adjust, di ba? Kasi you're a breast cancer survivor, di ba? Kasi natanggal yung breast tapos umangat ang ribs. Kailangan lagyan siya ng implant para ang ribs matago. Kasi delikado siya, pwede siyang, kahit mahampas lang siya ng doorknob, mababasag ang ribs ko. Oo. So para tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan dito sa Director's Cut, humihingi po ang Channel 31 ng tulong para sa ating mga kakampi na kung medyo nakakaluwag naman po, eh pwede pong GCash sa maliit o malaking halaga. Yes, ang GCash lang po. Pag pinagsama-sama po yun, malaki na rin po yun. Yes. GCash na lang naman. Mamaya pwede mo na i-announce online, di ba, ang iyong number sa GCash. Di ba? Janice, oo. Sabi mo na kaya ngayon yung numero ng GCash mo. Sige. 09-05-260-4885. Yan po ang GCash number ko. Diba? Kasi digital na naman ngayon eh. So, kumbaga, yung tulong, pwedeng idiretso na sa GCash. No? Ipipindot-pindot na lang ito sa cellphone. Oo. So, yung mga nakakaluwag po dyan, malaking tulong po yung mabibigay ninyo sa operasyon ni Miss Jenny Sorado. Yun lang para naman, di ba? Para po maliwanagan sila ng husto, one of this Wednesday, i-guest natin po yung aking doktor. Yes, si Dr. Luwat, siya po, no? Dr. Joey Luwat, siya po magpapaliwanag sa inyo.
Oo. Ito naman operasyon na tipong, you know, to continue serving the people. Yan, tuloy pa rin ang Alam mo pagiging ba artista mo. Sino ang nag ano, sino ang nag-introduce sa akin kay Dr. Luwat? Si Resil at saka si Alexis. Si Oo, Resil diba? Na naman at Alexis. Resil, ang mga abangers, alam na, di ba? Kahit na sinake-up ako ni Dr. Luwat na hindi siya nanghihingi ng kahit ano. Yun nga lang, kailangan nga daw talaga. Hindi naman pwedeng libre lahat, sabi niya. Magdiretso din ang doktor ko, nagtatapat din talaga siya. Tapos maganda yung diretsahan, di ba? Totoo yan, Janice. Kasi ako rin nag-undergo din ako ng operasyon dati. Nung aksidente ako, hindi ako ng gamot noon. Second life ko na po ito. Kaya may implant din ako, yung bakal ko dito sa aking kama. Cyborg na rin ako, cyborg. Meron ako may titanium dyan. Ito din, no, Direk. May implant din ako sa kamay. Diba? Mga robot na tayo. Oo, tsaka sa paa. Diba? So, ayan naman eh. Paano na lang pag sa airport tayo? Tutulog kaya tayo? Hindi na sa akin, hindi na tumutunog kasi nabalutan na ng laman. Kaya yung osteomyelitis ko dati, yan, nagamot yan sa St. Luke's. Eh, pag-ahente ka ng gamot dati, oo eh, mahal, pero sagot naman ang kumpanya. Tsaka work-related yung aksidente ko, bagyo yun. Pero ano eh, things of the past na yan, eto, we're back. Diba? As if normal na normal pa rin. Importante, wala nga COVID, sabi mo. Diba? Tama, oo nga. Okay. Alam mo, bago natin panoorin yung ano, yung pelikulang ating ipipicture ngayon, kaya mo munang isama natin sa ating huntahan or chikahan or anyway, kasi siya, I'm sure, bahagi rin siya ng industriya. Marami pa tayong pag-uusapan pag, sa kanyang mga programa at saka isa rin po siyang kakampi. Kasi po, ang anak niya, sa murang edad, artista na rin. Kasama sa Channel 31, ang program ng anak niya na pinamagatang Playhouse. Yung Playhouse na yan, tuwing Linggo po yan. So, yung bata, ilang taon yan, mamaya papaliwanag niya, yung anak niya, po ilang taon. Nakalimutan ko si Samantha, magbe-birthday na rin. Naku, Janice, humihingi ng ano yan, ng greeting. Siyempre, tayo naman dito. Yun ang pwede natin maibigay. Samantha, Samantha, ano? Anong pilido ni Samantha? Kahepe, kahepe. Ayun na, palakpakan na natin ang ating panauhin ngayon na filmmaker din. Si Mr. Rafael M. Kahepe. Kahepe. Ayan na, di ba? Ang guwapo ni Rafael. Ay, guwapo! Hello, Raf. Pati ka muna sa ating mga kakampi. Hello sa mga kakampi natin. Okay. So, Raf. Direct Raf na rin siya kasi nagdi-direct na rin siya ng mga alin niya rin. In fact, sarili niyang anak, inidirect niya rin dun sa kanyang Playhouse. Oh, Raph, mag-iilang taon daw ba si Samantha sa birthday niya? Magsi-six na sa birthday niya. 6 years Samantha old, take note. Kahepe. Samantha Kahepe. Samantha Estel. Samantha Estel. 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 Samantha Estel Kahepe. Hi, baby girl. Happy birthday, baby girl. Yes, yan na, bumabati si Tita Janice mo. So, ayan, pag-usapan natin si Raph, no? Raph, here, kaya kita inimbitahan. Kasi, si Raph kasi, ay napakagaling din na storyboard artist. Ang galing niya mag-freehand. Tapos, meron din siyang background sa production. Ipaliwanag mo nga, kwento mo sa amin, Raph, yung karanasan mo sa Dubai. Ilang taong ka sa Dubai? Well, actually, nag-work ako sa Dubai for 10 years. I was directly hired dito nung 2007. Before ako nag-work doon, nag-work ako sa Daki. If you're familiar with Daki, ano Daki, sila? Parang mga unan. Mga characters. Yes. Characters din, o. Yes, nag-drawing ako doon ng mga characters nung time na yon. Okay. So, yun, see? Directly hired ako from Dubai. And yun, doon ako nag-work hanggang sa doon na-enhance yung skills ko. Hanggang sa yung pinaka-last na naging work ko doon is yung sa Anta Sportswear. It's an international sportswear brand. I believe si Manny Pacquiao sponsor ngayon ng Anta eh. Oh, okay. Mm, all right. Doon ako nag-work. Yun, nag-produce kami ng mga commercials, mga events, and ako lahat may hawak nung time na yun. Sa Middle East territory. Okay. So ngayon bumalik ka na dito.
Buti yes. naman kapiling mo yung pamilya mo, di ba? For good. For good na. For ito good. Na? For good na. Kasi bumalik ako since 2017. May mga buti projects. Buti yes. hindi ka inabot ng lockdown dun, ano? Oo. May di matagal malalim mo natin. Oo. Naku, pag-usapan pa natin mamaya yung mga creation mo, Raph, no? In fact, yeah, sure, sure. Papakita natin mga sample ng mga characters. So, di ka, you can even show mm-hmm. that to us. Mm-hmm. Si Raph kasi hindi lang into storyboard at saka yung yan, pag-direct ng mga production and mga advertisement. In fact, he will be telling us also about his hobby in motorcycling, di ba? Mm. So, eventually, he will be producing and, you know, coming up with a show dito sa Channel 31 about sa mga motorcycle riders. Motorcycle riders, yes. Pag-importante niyan. Pero since nasa directors ka tayo, pag-usapan muna natin kung ano ba ang contribution ng bawat isa. Of course, si Janice, artista. Ako, director. Si Rap, director din. And also into coming up with editing, no? I'm yes. sure magaling din si Rap sa pag-i-edit. Ngayon, bago natin pakita yung mga sample works mo, talakayin muna natin kung ano ba ang pwede nating ibahagi sa ating mga kakampi sa Director's Cut na magandang panoorin. O yung iba na panood na, pero ako, gusto kasing pag-usapan natin to. Dati, last time, Philippine movies. Ngayon, labas tayo. So, international movie naman. Yung international movie na to is, lately nga, marami nanonood ng mga Korean movies. Ayan. Okay, so, dahil dyan, sa Netflix lalo na, no? Ang gaganda ng mga palabas nila. Kasi itong mga Koreano talagang dedicated sa paggawa ng pelikula at content series, no? Ang pinakasitong magandang series. Lalo nga yung palabas niyan si Miss Susie and I. Oo, oh, diba? Updated Miss ka. Miss Susie ako, and I. Ko, ay, sinundan ko rin yung ano, yung iba nga may ano pa sila eh, catch, ano? Ano nga ba yun? O basta Kingdom. Kingdom ang sinubaybayan ko yan. Kakaibang ano yun, talaga zombie nagpuyat movies. Ka rin ha? Nagpuyat ka rin ha? Palagi, oo. Eh lately nga nito, sinubukan nila kung kaya pang sundan yung Train to Busan noong peninsula. Eh nag-COVID na. So, hindi yata masyado ganun ka-effective yung kanilang car park, ano ba yan? Cinema? Car park cinema park. Sa Pampanga. Cinema, oh yes. Kasi wala pa rin nanonood. Oo, parang hindi pa rin talaga. Siyempre, kahit car park yan eh. Siyempre, takot ang tao lumabas. Exactly. So, hindi siya ganun ka-ano. So, ang paggawa ng pelikula ngayon medyo alalay pa. Alam mo yun, hindi pa ganun ka-katindi. Kasi pipilitin uli natin sanayin ng mga taong bumalik sa sinehan. Kaya alam, may paranoia pa na tinatawag, no? Yes, kaya, yes. Digital content sila. Kung ano yung pwedeng panoorin sa bahay. Direct. Oh, ito mapapanood nila yan. Oo, yes, Janice. Yung bang ano sa palagay mo yung festival natin matutuloy? Yung Metro Manila Film Festival, pinag-uusapan nila. In fact, ang think, ang kinomission nila para mag-asikaso niyan si Director Lauris Guillen ng Cinemalaya. So, okay. Isa siya. Bukod, siyempre, di naman kaya lang mag-isa ng mga mayors yan. Kasi sila, ang MMDA kasi ang in-charge sa Metro Manila Film Festival. Kaya testing waters pa yan. Parang hindi pa priority ngayon yan. Ang priority yes, talaga yung gamot, no? So, anyways, para sa information niya, sa cinema updates nga tayo, so samahan mo kami, Raph, Direct Raph, para sa ating pag-susuri ng pelikulang ito. Hindi ko kasi akalain na sa international film na to, kasama pa rin ng Pilipino. Isang Pilipina, kasama sa pelikulang ito, ang indie film princess, si Mercedes Cabral. Oo, na during that time, oo, sinushoot ko pala yung pelikula kong Watawat with Chinchin Gutierrez, eh, tinuhog niya pala ang pag... lumilipad siya ng Korea para lang ishoot ito. Wow. Ano ba tong pelikulang to? Exciting, no? Horror film. Horror film. Ito na naman genre natin ngayon. Pasok tayo sa ibang genre, no? So, Raph, tignan mo, mamaya tatayin namin sa'yo kung paano nagawa yan, paano nagawa ito. Ito na po ang pelikulang yan, pinamagatang Thirst. Uhaw, Thirst. Oh, Thirst, okay. Uhaw, Thirst. Tignan niya natin Uhaw, kung saan? Ano itong Thirst. Kasi sa dugo, malamang sa dugo, kasi vampire, sa dugo. Vampire movie nila. Kung 2008 okay. to ginawa yung Watawat, during that time din nabuo yung pelikulang ito. Okay. Eto na po. Okay.
time of death, 3:31 p.m. Anong parang? Saan? Napakaganda niyan. Ang ganda mapapanood na rin sa Netflix, mapapanood na rin sa Free TV. Yan. Ang ganda direk. At hindi lang yon, take note, no? Kasama dyan ang artista nating si Mercedes Cabral. Alam mo, hindi ko nga akalain na sa pelikulang yan na humakot din ng awards. Kasi hindi lang, alam mo mga Koreano, hindi lang sila basta-basta gumagawa ng horror movie. Isito-it na quality. Yeah. Quality, pati kwento. Alam mo yon pati kwento. Oo. Tsaka hindi saka, tipid, no? Hindi. At saka ano? Yung busan nga, di ba? Ang daming extras doon. Grabe yun, no? Di ba? Oh yon napakarami naman diba? Yun. Di ba? Ano masasabi mo niyan? Direk rap. Napanood mo ba to? Direk rap? Oo, oh, actually napanood ko yan eh. Maganda talaga. Diba? Buti ka pa, napanood mo na. Mamaya papanoorin ko yan. Matagal na yan eh. Matagal na nga. Kasabayan niya ng pelikula kong Watawat. Hindi ko alam, nung sinushooting ko si Mercedes dyan, kasi ang role ni Mercedes sa pelikulang Watawat, nagtatahe. Nagtatahe siya sa Watawat. Kasama siya sa tatlong nagtahe. Historical yon. Dito naman sa Thirst, napangasawa siya ng isang Koreano, tapos yun niya. Only, sabihin ko na ba? Oo. Nakagat din siya ng vampire, parang gano'n. Pero I think hindi siya namatay, pinakawalan siya. So, it's a movie from director Park Chan-wook. Naku, ang galing niyan. Ang bida dito, ay bida din dun sa talagang nanalo sa Oscar Awards na Parasite. Oo. Yan. Yung bida dyan, ayan o. Yung lalaki na yan. Oo. Siya yung tatay doon sa Parasite. Okay, siya pala yung tatay doon. Oo, siya yung tatay doon. Diba? Nalala mo na yung tatay na nakulong sa ilalim, sa basement, alongside. talagang ano, solid talaga ng mga Korean tayo. Alam natin. Ano. Kasi sila naman, nagpa-impress din talaga sila. Hindi lang sila nagpa-impress, talagang they made quality film from story. Okay, maganda talaga ko, yung effects diba? Din na ginagamit nila. Yeah. Oo, hindi peke ang dugo. Oh, speaking of that, gumanap ka na ba, Janice, na mga horror film? Sabi, may kinikwento ka yata na messy. Alam mo, nahirapan sila lagyan ako ng pakpak. Kasi mas malaki pa yung dibdib ko kasi doon sa pakpak. Ayun na nga. Akala diba nila dibdib mo ang pakpak. Oo. Di ba yung pakpak, may pang ganun dito. Hindi masara-sara yung ano ng pakpak dito kasi sa sobrang laki ng dibdib ko dati. Kaya hindi malaga yung pakpak. So ngayon, kaya sabi ko, iniba na lang nila yung role ko, ginawa na lang nila akong parang white lady. Pag nagkataon, paatras yung lipad nun. Oo, paatras ang lipad. Pagka lipad na yun ko, nagkataon inipad ako ng pakpak ko, plakda ako una dibdib. Plakda una dibdib. Mabigat eh, no? parang kilala kong sino yung may binti naman, di makakalipad-lipad kasi mas mabigat. Gaganap na Darna, o, di ba? Makalipad ko, sinasabot ng binti. Ay, wala ako sinabi, ah. Anyway. Ayoko kasi ng mga horror-horror, direct. Kasi minsan may mga dugo-dugo, di ba? Messy, mga dugo-dugo. Kaya mo naman sinabing messy, no?
Mm-mm, kasi sa dugo. Well, kasi ginagamit natin na dugo dito, di ba, malagkit. Mm-mm. Oo. Alright. Pero matamis. Okay. So, yun niya, di ba? Nakakatuwa ang pag-usapan. Ngayon, direct graph, sa tingin mo, in coming up with that kind of film, makita mo naman yung trailer kanina, di ba? Mm-hmm. Napaka-komplikado ng mga eksena. Sobra. As a storyboard artist, ano yung parang ano mo? Parang sukatan or protocol mo or sistema mo? Kasi mga sa ganyang full-length, may mainstream movie yan, ano yan eh. Ginagawan talaga nila storyboard kasi may mga talunan yan, tatalon. So, anong sistema, requirement? Well, actually, sa movie, wala pa ako talagang experience, but more on commercials. Sa commercials kasi, syempre, first, yung concept. Okay. Mayroon, mag-agree muna kayo lahat, pati yung mga, yung buong, ano, buong team, dun sa concept na gagawin nyo dun sa commercial. Then, that's the time na gagawa ka na ng storyboard. And it will take a lot of process pa ulit dun pa lang sa storyboard. Kaya kung mapapansin mo sa storyboard pa lang pag nag-i-sketch ka, hindi mo siya kailangang i-detail. Basta nandun yung content nung gagawin mo. Ganun, kasi kailangan sa storyboard, mabilis ka lang mag-sketch. Hindi naman necessarily sobrang galing mo mag-drawing eh. But of course, iba yung may talent ka sa, ano, may skills ka sa sketching kasi alam mo kung paano mo i-execute na mabuti yung ano yung paggawa ng storyboard. Then after that, doon na dadating yung mga special effects. Yun. Tapos that's right. Oo, yun. Yun nga eh, no? Matagal bago i-shoot, pinagpaplanuhan, pinag-iisipan. Siyempre. Actually, maraming pinong magaling talaga sa ibang bansa. Sobra. Yes. Alas lahat ng magaling na sa ibang bansa. Actually, yun nga eh. May isa ako, may kilala ako, special mention kay Direk Onin, no? Ayaw niya ipasabi. Siya lang naman ang isa sa mga kinuwang editor para sa Avengers, The Battle Scene. Wow. Philippine editors. Nandito siya ngayon. Isa siya lang naman sa nag-edit ng Kita Kita, ng Seven Sundays, Darna. Ayan, yung Darna kasi kapatid niya pala si Jane De Leon. Kaya lang hindi na matutuloy yun. Parang hindi yata muna matutuloy yung Darna ngayon. Kaya naman. Kasi nga, ba, wala na ABS eh. Gumanap din ako sa American movie. Oh. Nung at the age of 15 ako, kasama ko ibang kapatid ko, Escape from East Berlin. Wow. Ano naman yan? Kami mga Pilipino na parang napunta kami sa Berlin. Tapos wala naman kaming, parang dinala kami ng isang truck ng isang mga tao na para ibenta rong gawing katulong. Gawing kaming katulong. Apat na kapatid ko na lalaki ang kasama ko. Doon totoong kapatid ko, ha, kasama ko sila. Mas maliit, malaki ako yung pinakamatanda. Takbuhan dito, takbuhan doon, sampahan sa barbed wire. Ano talagang yun, bloody talaga. Talagang mga bata pinapatay doon. Yun ang first ano ko, movie ko na American movie, Escape from East Berlin. Oh, interesting. Diba? Dapat may collection ka noon, may tinatabi ka noon. O di kaya, siguro baka nasa YouTube or what, diba? Kaya nga. Tsaka yung ano, Direk, yung Roberta. Yan. Tanda mo yung Roberta, Direk. Roberta. Oo. Si Roberta. Yung si Boy doon, gumanap doon ang anak ko. Tapos ang gumanap doon, Roberta, si May Dumurato. Alam mo na palabas yun sa Thailand? Oo. May sa subtitle Thailand. Na, oo, may subtitle na Thai. Ang pangit ko pala, pinagsasalta lang Thai. dinab nila into Thai? Oo, kontrabida ako doon. Ako yung gumanap na Mary na papel dati ni Bella Flores. Talaga? Kasi ang dating Roberta, si ano eh, si Ninita Vidal. Diba yung dati noon? Tapos si Bandeleon, ba si Efra Reyes. Yeah, teleserye. Oo, teleserye, no? Roberta. Oh, Roberta. Oh. Napalabas sa Thailand. Marami akong pelikula na napalabas sa ano, Bagwis ng Lawi, napalabas sa Indonesia. Kaya nagpunta kami doon para mag-promote. Oo, kasi nag-cross country, ano tayo niyan eh, cross-border. Indonesian dialect. Indonesian dialect din. May subtitle din. Diba? Ayun yung ano eh.
yung ano nga eh, Miss Granny, ano ba yon? Miss Granny, yung kay Sarah Geronimo. Si Sarah Geronimo. Oo. Mm-mm. Produce pala yan ng ano, yung gumawa nitong Thirst, yung CJ Production. So, mga Korean. Oo, Korean. Yung Little Miss Granny. Ayan. Oo. Granny. Si Granny. So, okay. Pag pumasa pala sa kanila yung kwento, sila ang nagko-produce. Oo. Oo. Ganon. Parang ano din naman yan eh, parang sa mga European, no? Saka India, kaya nagkaroon ng magandang production ng Bollywood. Nagkaroon ng Bollywood. Kasi parang colonized yan ng ano, di ba? Ng United Kingdom, ng Britannia, India. Mm-mm. Kaya yung kultura ng India, nag-merge at saka sa Western, Bollywood ang resulta. Tayo dapat sana Hollywood. Hollywood din tayo kasi American eh, di ba? Maganda na rin sila gumawa ng talaga. Nangyari sa atin, plywood. Oo, plywood. Pero actually, kung ano daw, ang India, yung Bollywood, yung mga sayaw-sayaw nila dyan, mga production number, tayo daw nagpasimula. Kasi sa Pilipinas, nauna yung mga ganyan, yung mga sayaw-sayaw na ganyan, sila Nida Blanca, yung mga ganyan-ganyan, sayaw-sayaw dati. Oo, nung araw, diba? Nestor Divilla, yan. Oo, mga bagets, yung ganyan, mga production-production, sayaw-sayaw. Dito nila nakuha yan, kaya lang, in-enhance lang nila sa India. Nasobrahan na sila. Nasobrahan na. Kasi, ang sindi naman ang kultura kasi ng India, no? Saka napakalaki nila, mas marami silang tao. Oo. Diba? Oo nga. Nakakatuwa kasi, ano, yun nga eh, multicultural tayo. So, ang identified talaga sa Philippine culture, yung pagiging Kastilaloy natin. Kastilaloy. Diba? Oo. Hindi kagaya excited ng... Excited ako. Macau, China, ay, no, Hong Kong, diba? Oo. More on China, Chinese, so... Ano sa ka-excited? Sa mga papakita niya, mga ginawa niya sa Daki. Diba siya nag-print, sabi mo? Siya gumawa. Oo, pala. Tagal na yung sample. Lapan sample ng mga Daki. Alam mo, lahat ng unan ko, Daki. Ah, ganon? Lahat ng unan ko, Daki. Malalaking Daki. Lahat. Nag-work ako doon from 2002 to 2007. Hindi ako nag-uuna ng hindi Daki. Kasi diba ano to? Mga hotdog na unan, Daki. Masalagang Daki, maganda unan, iunan yun, talagang relax cotton ka. Cotton kasi, Daki. Polyester, ganon. Pati yung kanilang mga tela, ganda. Dapat bayaran tayo ng Daki eh. Oo nga, diba? Ay, hanggang ngayon, mga unan ko, Daki, kaya malalaki. Ayan na, diba? Oh, paano mo piniprint 'yon? Paano mo nilalagay? Ano 'yon? May special printing na ginagamit doon sa pillows nila. Actually, sa kanila nag-start 'yung sublimation printing eh, sa Daki. Oo. Oh. 'Yung photographic, 'yung kahit ilang beses mo laban, mawawala na lang ng bulak 'yung unan mo, pero 'yung print good as new pa rin. Oh, talaga? Oo nga, totoo 'yan. Totoo 'yan. Nagka-plat-plat na yung unan ko, pero may-ari ng Daki. Ha? Ninong ni Sam, yung may-ari ng Daki. Alam mo, iba yung pandinig ko. Parang kala ko, dinig ko, inanakan mo. Hindi. Ano ba yun? Hindi, kasi yung pandinig ko, ninang pala. Ayan, oh my God, nakakatakot naman. Ayan, wala, nakakatakot naman. Oh my God, nakakatakot naman. Bakma panaginipan ko yan. Ayaw ko nang manood ng mga ganyan. Sabi ni Talia Mayor. Oo, yung pinicture natin kanina, oo. Kasi alam nyo naman, di ba? Hi to all viewers, especially Direct Dave and Idol Janice and to Mr. Rafael. Buhay Indie, Noel Bernaldo. Yes. Buhay Indie. Yan, mga sumusubaybay sa atin. Ako. Mm-mm. Talaga okay. Naman, may mga abangers. Ayan, Susan Manyares Nieva. Abangers to, ah. Saka iba pa, oo. Direct Dave, oo. Nakakatuwa. Bumati sa atin si ano, DJ Joel. Sawadee ka. Ah, sawadee ka. Ah, binaligtad niya yung Joel Leoj, di ba? Oo. Anong ano 'yon, Tay? Oo, hindi, binaligtad niya yung Joel. Binaligtad lang niya. Oh, yung pangalan niya, oo. Oo. Ayan. Ako, shout out sa mga ating mga ano, Mary Jane Ferrer or Mary Jane.
Ferrer Ormanita. Congratulations po sa mga bumubunan. Channel 31, ang gagaling niyo po. Marami pong salamat. Thank you po. Ayan po yung mga tutulong po, mga kakampi. Siyempre, kagaya po ng sinabi natin kanina, handa pong tumanggap si Miss Jenny Surado sa inyong mga suporta sa kanyang GCash, di ba? Para sa kanyang operasyon. Ayun po. Yes. Yes. Cancer survivor po si Miss Jenny. So, kailangan niya lang po ng hindi sapat yung ayuda, di ba? Kasi pang-operasyon na ito. So, kumbaga, I'm sure naman successful pa rin yan. Sabi ni Dr. Luwat, hindi kaya sa isang operasyon. Oo nga. Kasi marami. Ribs yan eh. Ribs. Dalawang operasyon daw. Kasi naalalaya nila yung puso. Di ba? Oo, correct. Malapit dito yung heart eh. Patatuloy natatakot na ako eh. Yung kinuwento sa akin, lapit siya ng heart. Parang, sandali. Di ba pwede lagyan na lang ito ng karton? Para hindi. Ako na lang salbabida. Okay. Direk, Rap, pag-usapan na din natin yung tungkol dito kasi since you're also a designer, graphic artist, mabalik tayo dun sa paggawa nga ng mga ganyang collateral sa paggawa ng pelikula, no? Mm-hmm. Ano ang interpretation mo dito sa ginawa na yan ng ano ng artist niyan? Baliktaran. Nga, no? Paano yan? Sinakal niya na nakatuwad? Kasi, parang alam gusto mo, ko mag-pictorial lang ganyan direct. Ano pa lang yun, di ba? Sa poster dapat intriguing na. Ayun. Parang yung curiosity. Curiosity ng tao. Doon pa lang sa poster na yan, makikita mo na tungkol sa vampire. Kasi usually yung mga vampire talagang laging nakapatiwarik yan, lalo na yung mga babae. Kung yung paniki. Di ba? Yung mga sa mga movie ni Dracula, yung mga babae ni Dracula doon, all of them, lahat nakapatiwarik eh. Nakatiwarik. So interpretation niya ng vampire. Ang ginawa ang nila niya. Ang ganda ng ano niyan, Derek. Ang ganda ng style niya sa pictorial. Di ba? Gagawin ko yan. Ewan ko. So, mukhang inalans na lang din yan eh, di ba? Ang galing ano, ang galing. Tsaka kung titignan mo yung ano, yung pagkaka-execute doon sa babae, parang siyang letter V. Di ba? Oo, letter V, vampire. Tama! Yeah. Yeah. Oh, di ba? Nalitik niya, no? Yung dalawang legs niya, no? Dalawang legs niya. Yes, tama. Yeah. So, meron siyang, parang may mga secret, ano siya, gustong ipahihwating doon pala sa poster. Usually, mga artists yan talaga, eh. Mga artists, pero no? Silang mga ginagawa. Creative minds. So, creative minds. That's right. Wow. Oh, mas alam mo yung yan kasi, di ba? Mga ano, kala mo, basta poster lang, pero may ibig sabihin. Ikaw, nakitnalong ko lang sa iyo na letter V nga naman yung legs niya, eh, no? Yes. Bonfire. Mm. Tapos first, uhaw. Saan siya uhaw? Uhaw. Diba? Sa dugo. Sa blood. Diba ang ganda ng ending niyan, Direk Rap? Actually, ending, hindi ko na matandaan eh. Pero natatandaan ko yung talaga. Kasi magkabaliktaran sila, diba? So ito, night and day. Night and day, baliktaran. Night and day, ibig sabihin yan. Tapos, yung isa, nagtatrabaho sa bilang pare. Tapos, di ba, nakita nyo naman, may kinalaman pa rin sa infection. Infectious pa rin. Kumbaga, parang napapanahon. Tungkol pa rin sa COVID, infection. Sa COVID, ngayon, yung pare na yan, habang nagbibigay siya ng huling bas-bas ng sa isang pasyente, parang natusok siya. Natusok siya ng karayom ng hiringgilya. So, na-infect siya ng ano, ng kakaibang infection na yun. Kinuwento na ni Derek. Hindi ko na mapanood. Hindi ko na sasabihin yung ending. Napakaganda ng ending. O, yan. Para walang spoiler. Para walang spoiler. Well, anyway, sayin ko. Wala ka na bang ginagawa kung di manood? Hindi, kasi tinutulungan lang natin ang ating mga kakampi kung ano yung mga worth watching, di ba? Hindi yung puro yes, lang. Yes, yes. Basta kung ano lang mapanood. Katulad yan ngayon, ginawa, hindi ko yan nalaman, pero ang ganda-ganda. Piyado yan sa mga nanood na kakampi natin. Hahanapin yan, papanoorin yan. Dito lang yun sa show niya. Natin. At makikita diba? Nga nila doon na magpilipin. Ang maganda yung ano, yung Vagabond. Ewan ko kung nakita niyo. Yun. Actually, yung pag-burnouts may parang isang site yata na puro free movies, digital.
Lahat. Mm. Magsasawa ka talaga doon, Janice. Kasi at least libre naman eh. Mabuti na yun. Nasa bahay ka lang. Di ba? Oo. Hindi mo namimiss ang sinehan. Although iba pa rin yung manunood ka sa sinehan. Di ba? Libre yun pag may wifi ka. Pero pag data, hindi libre yun. Yun. Ganun talaga. Wala, malakas sa data. Oo. So yun naman ang kanilang pangkabuhayan doon. Para tuloy diba? Natatakot anyway, ako direct. Para ako natatakot. Nag-iisa kaya ako dito sa bahay. Actually, entertainment lang naman dito. Yan. Huwag may isipin totoo yan. Naku, kahit hindi ko isipin pag nakita ko. Pag nakatakot sa'yo, matakot na ito. Vampire. Oo, manananggal ng ano, manananggal ng lakas. Manananggal, manananggal ng panty. Grabe. Kung manananggal ng panty, papapasukin ko siya. Ay, siguro ano yon, sasampayan ng ano noon, ang punta. Direk, sa lahat ng ooperahan ako. Sa lahat ng ooperahan ako pa yung masaya eh, no? Kailangan kasi, mindsetting din yan. Para, alam mo noon, yung immune system mo malakas. Marami na akong diba? Utang sa'yo, Direk. Bakit naman? Dami ko nang utang sa'yo. Dami ko nang utang sa'yo. Itong show na to, utang ko to sa'yo. Tapos salamat yung gagawin sa akin. Diba? I love you. I love you. No problem. Sa akong bahala. Inahagi lang tayo niyan. Oo, yeah, yung iba pa natin mga kakampi ha, sabi mo, may as far as, ano, as far as Canada, di ba? Norway! Si Badet. Ah, ano, Norway pala, siya, Norway. Badet, sabi mo, Badet. Batiin ko na, Badet. Mm. Badet, si Badet, Norway. Roja, so, Norway, oh, Badet. Oh. Kaibigan namin nila, pinamonesteryo yan. Pinamonesteryo, okay. Kaibigan namin sa Ivonne Salcedo. Oo. Yan. Ay, Direk Rav, pagkwento ka na dito, yung magiging program mo nga pala, eventually, kasi alam ko na pag-usapan na yung with Dala, yung aside from Playhouse, siyempre, ikaw, dahil ina-assist mo nga ang Channel 31, coming up with a children's show, through Samantha, diba? Importante yan, para balance programming tayo, hindi lang puro talk show, hindi lang puro mga... variety show, kundi meron ding children's show. Kaya buti na lang nandyan ka nga. And we are very grateful on Channel 31 to you and to Samantha for having that children's show. Ngayon, ano pa yung aabangan ng mga kakampi natin? Bigyan na natin sila ng ano, panabik, pansabik. Very interesting to. Actually, sa ngayon kasi ang very popular na sasakyan dito sa Pilipinas para na tayong i-ingest motorcycle. But I don't know kung aware kayo na ang motorcycle kasi have different categories. Yes. So, okay. Dito sa program na gagawin natin, dito sa Channel 31, kasi bawat ang motorcycle community kasi para siyang ano eh, hindi ko maintindihan, parang may brotherhood na nabubuo lagi. Mm-hmm. Ganun siya eh. Kaya maski nung nasa Dubai ako, every time na nagra-ride ako ng bike, kahit hindi ko kakilala yung katabi ko, nagbabatian kami. Maski nasa harapan ko siya. So meron kaming ganung klaseng ano, nakasanayan namin na once you're riding a motorcycle, you are my brother. Parang ganun yung dating. Yes, oh. Ganda. So ang nangyari, gumawa kami ng ano, ng grupo, which is yung Brothers Motorcycles. Gagawin ko ba whatever bike you're riding, ano tayo, brothers tayo. So yun yung aabangan natin, yung season program na yun, na napagsasama-samahin natin yung mga kultura ng bawat fighter. And kung saan sila natin. I'm sure. I'm sure yan direct yung mga kaibigan ko sa East Avenue, yung mga riders doon, sa dami nila. 39 riders sila doon sa East Avenue. All nurses and doctors. Oo. Oh, makikilala mo yun sila. Oo. Nakakatuwa, di ba? Ang maganda rin kasi sa ano, sa community ng motorcycle, ng mga bikers, ano eh, walang masyado, although there's, meron pa rin konting discrimination, pero mostly wala. Kahit ano pa yung bike na ginagamit mo, may it be a small bike, old bike, as long as you're riding a motorcycle, tinatreat ka ng ibang bikers as brothers.
Brother. Kaya ganun na lang natanggap din na dito sa Pilipinas yung ano eh, yung pagra-ride ng motorcycle. Kaya kung mapapansin niyo, sobrang dami na nang nagra-ride ng motorcycles. And they're coming up with different ano eh, different groups. Nag-aano sila, gumagawa sila ng mga iba't ibang grupo. Well, tapos merong mga vlogger na, but this time etong gagawin natin dito will be completely different. Hindi naman completely, let's say added spice para mas mapaganda natin yung pananaw ng mga bikers and maipaglaban din ng mga bikers yung mga karapatan nila using yung media. Ito, etong gagawin natin, itong television. Kasi media is a very powerful tool talaga eh para ipaglaban kung ano yung nasa saloobin mo. Kagaya lang nung last time, di ba, nagkaroon tayo ng problema regarding sa barriers, which is, I find it, sorry for the word, but I find it very stupid yung gagawin nilang yun. Yung nilalagay ng barrier sa likod, yung may ano. Ay! Oo nga eh, diba? Direct wala na yun, tinanggal na yun, di na daw kailangan buti yun. Sayang buti talaga, sayang buti talaga. 700, 600, sayang. Oo, tinanggal na nila dahil ang daming diba? Na-disgrasya. Ang daming na-disgrasya. Sobra. Oo, nang na-disgrasya. Naunang bumagsak yung rider niya, nahawakan niya yung barriers. Tangay pati yung driver. Kasi kalabog talaga sa motorcycle, ano eh, yung hangin. Kasi kami... Oo, yung balance. Oo, yung balance. Diba? Malaking bagay yung balance. Kaya nga yung mga gumagawa ng motorcycles, they build it, ano, aerodynamic. Hindi yung basta-basta ginagawa lang. Ngayon, kung bigla nila lalagyan ng ganun is masyadong ano, risky. And ginawa nilang guinea pig yung mga riders ng Pilipinas. Tinanggal nila din direct. Tinanggal nila. Buti na lang talaga. Starting isang araw. Ang i-re-required naman nila ngayon, yung helmet na kailangan naman daw close. Sabi well, nga ng ibang yun, rider. Yun, okay yun. Okay lang naman yun. Okay yun. Oh, sabi nga ng isang rider, tatanggalin nyo rin pala yan. Pinag-aksayan nyo pa kami ng 600 kaysa ibili namin ng bigas. Nagpalagay-lagay pa kayo ng mga barrier-barrier na yan. Ngayon naman, helmet naman. Dapat, di ba? Totoo naman, di ba? Malaking bagay ang 600, 700 sa mga taong medyo ordinaryo lang ang pamumuhay. Tapos ngayon, sasantabi mo na lang. Hindi na kailangan. Hindi na gagamitin. Kasi usually yung gagamit naman ng barriers na yun, yung mga mag-asawa at saka yung ginagamit nila na motorcycle is for ano, transportation nila, necessity. Kaya talaga napilitan silang gumamit. Pero napaka-unsafe nun. Kasi kami, pag nag-ride kami ng bike, although pag nag-ride kami is high speed. Ngayon, nakatago kang ganun, paiangat mo lang ng konti yung ulo mo, tatangayin ka na eh. What more kung meron kang barrier? Totoo. Parang naging parachute. Biglang hindi na kailangan mga buwisit. Kaya nga Well, at least yung show na yan, eventually, that will help the people, ating mga kakampi, ma-update sila kung ano yung mga kaganapan sa motorcycle riding. Malaki na itong industriya na ito. Oo. Papanoorin ko yan kasi motorcycle rider ako dati. Nandiyan ako na disgrasya. Itong kamay na to sa motorcycle yan. Ah, dyan ba yun? Sinong nagda-drive ba? Me. Ayan na. Sino nagda-drive ako, noon? Ako. Nag-slide ako sa bumangin. Pumasok ako sa truck. Ay, shock. Nastick yan. Kumain na ta-ride. Ha? Ang ganda tingnan ng pagbabae yung nagra-ride ng motorcycle. At parang naka-short lang ako, naka-rubber shoes tapos naka-t-shirt lang na walang bra, nagra-ride ng motorcycle. ang traffic talaga nagta-traffic kahit hindi sila papunta dito. Kahit hindi sila papunta sa way ko, lahat nakasunod sa akin. Marami mo nang na-aksidente. Diba ang cool? Ang cool pag babae nagda-drive, diba? Wala naman silang sinabi na kailangan ng attire. Anong attire? Meron ba? Wala naman ah. Oh. Nung araw naman, walang ganyan-ganyan higpit eh. Walang ganyan-ganyan higpit ng araw eh. Kahit naka-short ka lang, naka-mid-rib ka lang, okay lang. Eh ngayon, gusto yata nila naka-gown. Gusto nila ngayon naka-gown. Pasaya. Hindi, parang hindi naman basta. Parang gusto ko ulit bumalik sa pag-rider, pag-drive.
Well, naku, ma'am, ano kayo? Sumama kayo pagka nag-ride yun, kami. Yun. Yun yung, tagal as pinyas lang yan si, ano, Direk Rap. Oh, sabi ko nga, ayan, convoy, tapos yun, riding. Direk, yung operasyon ko kaya hindi kaya maging bakal. Ang ilalagay kasi ako bakal na yan sa kamay. Sa paa, meron din ako sa paa kasi nadaganan ako ng bike ko eh. Tapos ito, wow, gumanon doon sa manibela, sumagsad. Sad, hanggang sa nabuksan siya. Okay lang talaga? Yan. Mabuti matibay yung aking helmet. Hindi na disgrasya ang mukha ko. Ayun na nga lang, talaga. Diba? Pero risky talaga ang pag-motorcycle. Kung hindi nyo rin ang gamay, huwag nyo subukan. Kung hindi nyo lang gamay, kung magpapasikat lang kayo, huwag na. Diba? Mm-hmm. Sobra, responsible driving talaga dapat. Or defensive. Yes. Defensive. And motorcycle driving. Lalo na kung yung hawakan mong motorcycle is yung malalaki. Yung tinatawag nila and sports bikes. Sino bang artista yung pumanaw dyan? Si Jay Ilagan, di ba? Si Jay Ilagan. Oh, well, oh. Si Jay Ilagan not because the motorcycle. Yung diba? Pagkahaha. Oh, pero hindi siya dahil sa motorsiklo. Binangga ano siya. Ba? Binangga siya. Tumilapon. Tumama pa yung kanyang ulo sa gutter. Oh, sa bagay, kung nagda-drive lang siya, tapos kung may third party naman pala, oo. Meron, oo. Hindi lang talaga. Pag nagmo-motorcycle ka talagang, ano, maraming, dapat napaka-disiplinado mo. Hindi ka dapat umiinom. Oo, oh, pero hindi masyado yung mainitang ulo. Oo, hindi ka dapat mainitang ulo kasi wala kang laban eh. Kahit gano'n kayo. Actually, may ano nga niyan eh, may mga stunt director. Kapag may mga stunt director, siyempre, out na ako noon eh. May iba kagaya niya. Ano ginawa ko yung mission, Marawi Sid Story. Yung mga fight scene director, meron talagang in charge talaga. Hindi ako, kasi wala akong alam dyan. More dramatic ang ano lang ako eh. Pero yung mga ganyan na motorcycle racing, car racing, tsaka motor, motor racing, may director talaga para dyan. Actually, nagano ako. Motorcycle stunt ako. Oh, yun, di ba? Ang hirap niyan. Oh, di ba yun? Dati, nung ano, mga year 2010 to 2015. Nung mga panahon, direct ng mga panahon na medyo talagang sikat ako, mga kapatid ko, sa bicycle, yung pinapaikot-ikot yung bisikleta, sumasampas sa gulong, kung ano-ano ginagawa. Ganun sila dati. Nag-exhibition sila sa bike. Ang anak ko naman lalaki, nag-exhibition naman sa skateboard. Puro risky. Ako sa bicycle, isa sa skateboard, isa sa motocross. Lahat kami ganyan ang mga trabaho dati. Nag-skateboard ako dati eh. Ay, nakakatakot yan. Hindi ko tinitignan lang anak ko pag nag-skateboard. Oo. Nakatakot. So yun niya eh. Kung hindi lang lalaki ang action star, may babae din, di ba? So, importante talaga na kagaya niyan. Sino bang nag-attempt na maging action? Kasi dito, pag artista ka, lahat gagawin mo eh. Wala kang, wala kang choice, di ba? So, na, parang pelikula kung ano. Pelikula kung Assault Squad Scorpion. Ano ako, scuba diver. Scuba diver ako. Oo, oh, yun pa. Di magti-training pa kayo, di ba? May diving. Kami may diving, ano Lapid pa niyan. Instructor, mga ganyan. Mag-aaral so, depende kasi sa requirement ng story, no? Kapag ganon, yes. Ipa-planning kasi yan eh. O, sige, hindi mo kaya i-direct to. Ibigay mo yan sa talagang director niyan. Kasi, what if kung may mangyaring di maganda, di ba? Ikaw pa sasihin. Tama. Ay, so, okay, hindi ako nag-direct niya. Di ba? Dapat talaga, meron talagang director niya, yung bihasa, expert, sa ganyan. Kaya sa naman kailangan ang collaboration talaga. So, kaya significant yung talagang pagiging kakampi mo dito, Direct Rap, kasi syempre ikaw yung ano niya. Kasi most of the scene kasi requirement yung ganyang ano eh. Requirement yung ganyang tagpo or scene, diba? Tama. Motion. Mm-hmm. Kaya nga motion picture, hindi naman yan na sabihin nating ano. Dati nga eh, ano, action pa nga yung ginagawa ng silent movie dati, sila Charlie Chaplin. Diba? Walang dialogue pero maano yun, ma-action yun. Hindi po kundi mo malalaglag sa ano, sa malalaglag sa may basura o ano, ba kailangan pag-anuhan yun. Pag-practicean. Pag-practicean. Si Biro, oo. Oo, kasi si Mr. Beam, 'di ba? Wala sang salita si Mr. Beam. Walang salita yes. Pero hulog-hulog. Nakakatawa, oo.
Nakakatawa. O sige, magsabi ka na ng mga announcement mo rin, Direk Rap, bukod pa sa ano natin. Ako may announce din ako after this. Well, sa ngayon, ano lang, abangan lang nila yung Playhouse. So, every Saturday morning. And mag-start na rin tayo dun sa TV program regarding the motorcycles. And yung official rider natin and official group ng program about motorcycles is yung BRO. Spells B-R-O-O-W, it stands for Brothers on Two Wheels. So yun yung ano natin, official riders. Magganis, nabati ka rin. Thank you for that, Direk Rap. Thank you. Binabati ko yung love ko na nanonood. Ayan na. ang anak ko, si Mami Elizabeth Oropesa, nanonood siya. Si Direk Dani Ugali, si Joshua, si Badir. Ipigas natin sila next week, ha? Oo. Salamat sa panonood po ninyo. At saka, Direk, meron isang nagpapa-request si Jimmy Poy. Nagre-request siya tungkol sa mga nagko-COVID test. Napansin niya kasi, siya kasi nasa ibang lugar siya, sa Davao. May oras pa ba tayo? Nasa Davao siya. Oo, nasa Davao siya, hindi siya ngayon makauwi ng Manila kasi kailangan siyang iswab. Umatras siya kasi yung daw gloves na ginagamit na panswab, yun, gloves ng lahat ng sinaswab. Pwede ba yun? Hindi siya nagpapalit ng gloves. Ay, mahirap yun. Kailangan talaga. Yung aseptic technique na tinatawag, ano yan, sa bawat pasyente, isang glove. Yun ang dahilan niya kaya hindi siya makauwi ng Manila. Hindi pwede yung isang glove sa maraming pasyente. Naku, good luck. Ay, ganun ang ginagawa. Dinidikit pa yung sa bibig, tapos gaganunin nila yung bulak. Tapos hahawak sa ibang pasyente. Yun ang kinatakot nila, kaya hindi sila makauwi ng Manila kasi ayaw nila magpaswab. O bakit? May protocol dyan, may triage. So, kailangan talaga sundin yun. In fact, halimbawa naman yung mga ibang may sakit, of course, ako naman, shout out to our friend si Franco Rosario, dati po siyang Masculados, siya na ngayon ng VP for marketing. Ito po, siguro mag-guest din siya next time. Padadalahan ka nito, Janice. Maganda to, BioHealth. Yung BioHealth na to, ito yung therapeutic lotion, turmeric, BioHealth, so makakatulong yan. Oo. Ayan, therapy lotion, psoriasis. Tapos for common body ache. Hindi naman ganyan ang puwet ko. Okay. Ay, wag ka magalala. Endorse natin to sa online review. Kasama rin to. Kaya kinukuha ang address natin, padadalan daw tayo. Di ba? Yan maganda talaga naman sa atin dito, di ba? Oo, kompleto diba? Siya. Mm-mm. Ay, Masculados siya na. Imagine yung mga naiwang talent niya ni Direk Mario J, di ba? Oo. Galing, so, no? So, shout out to Franco. Kaya magaling yan, yung BioHealth na yan. Yes. Galing yan, BioHealth na yan. Sa mga eczema yan. Sa mga kompleto siya sinaw, talaga. Isang sa mga sinaw lang. Yan. Mm-mm. Saka organic, oo. Yes, o tama, organic yan. So dumating na po muli ulit tayo sa ating oras ng ating pagwawakas hanggang sa susunod na Miyerkules uli. Direk Rap, huwag ka magsawang pabalik-balik na mag-iya sa atin dito. Pag-usapan ng mga pelikula, inilakang tabing, update, Direk, and talk. Dahil Direk dyan, ha, pag motorcycle ha, Direk ha, tawagan kita ala, Direk. Pasok lahat, matik na yan, Direk Rap. Regarding motorcycles. Yes, oo. Masaya yan. Masaya yan. So, salamat po sa lahat ng mga nanood. Thank you very much po. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ito po ang Directors. Cut! Bye-bye! Bye! Thank you, Director. Thank you.